Yes, good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo, ay dero mga dyan, hapon o gabi, sana na sa mabuti tayo nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo muna ng pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw. Okay? Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Thursday sa ating lahat! Ating araw, mga kabayan, pag-usapan natin yung mga issue pang lipunan, mga nangyayari sa politika, at sa yung mga plano po ng ating Pangulo na si PBM. But before that, i-greet more natin po ating mga kabayan, mga nag-celebrate ng kalang birthday ngayong araw. At nandito po sa tinlistahan, i-greet natin ang advance happy birthday si Sir Hilario Aniceti. Again, happy birthday po kay Sir Hilario Aniceti. At saka pasalamatan rin po natin si Ma'am Jenny Armas. Nagbigay sa atin ng super thanks na 5 Australian dollars. So thank you so much. So isa po sa ito pag-uusapan ngayong araw mga kaabayan, ito pong paghingi po at saka panawagan ng mga DDS na grupo na sana daw magkaroon ulit ng unity mga kaabayan. Nawala ba yung unity? I think not. Di ba hindi naman po nawala yung unity mga kaabayan? At saka yung ano, yung nagbigay dito ng issue at problema nung una, kaya nagka-problema po yung unity dahil ito sa mga DDS mga kaabayan. Diba? At saka naalala nyo po, nag-umpisa yung problema ng unity dahil doon kay Little Girl. Naalala ba natin? Yung nakaroon dito ng demolition job kay SMR mga kaabayan, kay Romualdez. At saka siyempre alam nyo po, sinakyan kasi ito ni BP Desara. Kasi sila nandang mga kaabayan, si, itong si Little Girl at saka si BP Desara, medyo close kasi sila, parang barkada kasi sila. So ang problema dito, doon po nag-umpisa na nagka-problema yung unity. Hanggang sinakyan ito ng mga rabbit po ng mga DDS na mga vlogger, kaya dito nagkalitsi-litsi po yung unity. Pero for us mga kaabayan, tayo pong mga loyalista, mga Marcos supporter, asa yung mga hindi po na mga ok-ok na mga DDS vlogger, alam na alam mo natin na meron pa rin pong unity. Bakit? Kasi nakita natin yung mga kaabayan doon po kay BP Desara. Diba hanggang ngayon, close pa rin po si BP Desara at saka si PBM mga kaabayan. So yan nga, ito po ang panawagan ngayon ng grupo ng DDS. O sa pag-usapan rin po natin, ito lang yung tungkol po sa ano, alam nyo ba na ang Pilipinas ngayon ay napasok na sa top 10 mga kaabayan? Yes, nagulat nga si Sir Ivan, hindi ko inanasahan yan, pero at least nagbunga dito yung plano po ng gobyerno natin at saka yung mga programa ng gobyerno natin, yung ating programa mga kaabayan na kung saan pinopromote natin yan sa ibang bansa. So at least dito, may bago pong report na lumabas na pumasok na sa top 10 ang Pilipinas. Sa anong kadahilanan, Sir Ivan? Mamaya ipapakita natin yan. And also, ito rin plano po ni PBM, which is very, very good news mga kaabayan kapag matuloy po ito. Yes, naalala ba natin na si PBM nagpunta dito sa Riyadh, Saudi Arabia mga kaabayan? So itong plano niya, and I'm sure dito niya yan nakuha na idea mga kaabayan, kasi nga yung programa na yan dito sa Saudi Arabia, isa rin po yan sa dahilan kaya nag-improve po at saka lumago po ang ekonomiya ng Saudi Arabia. So ang plano po ni PBM ay i-apply niya ito dyan sa Pilipinas. So sana matuloy ito mga kaabayan. So of course, marami pang iba. Alam naman po si Sir Ivan, palagi itong meron dalang bako ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. So before the mag-start, siyempre, kumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm happy po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At siyempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Hari to the makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Unity Team supporters.
And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solusupporters dito si Rayban, mga suki interesting channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Sana kayo ng lahat mga kaabayan na hindi po mag-skip ng ating commercials kasi dyan po nabubuhay ang ating channel. Okay? Of course, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kaabayan, before tayo pumunta dun sa mga mainit na mga issue at saka sa mga plano po ni Baby M, dito muna tayo sa good news at sa kabalita po ng mga Marcos. Kasi si Baby M at saka yung pamilya niya na mga Marcos na pumunta sila doon kahapon sa libingan ng mga ano ng mga bayani mga kaabayan at saka nakita mo doon ang dami ng mga lista, umabot po na 600 lahat ng mga lista pumunta doon sa libingan ng mga bayani. So for more details, let's watch this. Nagsama-sama sa libingan ng mga bayani ang pamilya Marcos kasama si dating First Lady Imelda para dalawin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Naroon din ang daan-daang loyalista. Nagbabalik si Maricel Halili. Ngayong araw ng undas, personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasama niyang dumating ang asawang si Liza. Present din si dating First Lady Imelda Marcos, Presidential Sisters Senator Amy at Irene, at ang Presidential Sons na sina Vinny at Simon. Tinatayang nasa 600 Marcos Loyalists ang kasama ng pamilya sa pagdiriwang ng Misa. Nanggaling tayo sa biglang nagtaasan eh. Sa buong mundo naman ganyan eh. Wala mang pinag-iba eh. Di maghintay tayo ng konti. Ginagawa naman yata ng lahat ng presidente Bongbong Marcos ang lahat para mapaunlad tayo eh. Kami ay mga loyalist talaga. Gawa ng marami na rin sila na ito. Kagaya yung binigyan kami ng pabahay. Wala nang nangyaring programa at agad ding umalis ang First Family matapos ang Misa. Pero sa mensahe ng Pangulo, sinabi nito na ang okasyong ito ay magandang regalo, lalo't isa itong pagkakataon na muling makasama ang mga mahal sa buhay. Bukod kay Marcos Sr., 4 na Pangulo ng Bansa ang nakahimlay sa libingan ng mga bayani. Tiniyak naman ng PNP na nananatili silang naka-alerto. Usually yan kasi marami yung ano yung mga nagdadala ng dead weapons and then marami nagiinuman and then sometimes it results to yung hindi magandang pagkaroon. And also yung mga those who wanted to take advantage, yung mga petty crimes, yung mga pickpockets, mga ganon. Mananatiling bukas ang LNMB sa mga bisita hanggang alas 8 ng gabi. Paalala lang ng Grave Services Unit, bawal ang maingay sa LNMB. Bawal ang pet, drone, practice driving at anumang recreational activities. Okay, pag-usapan natin yung sinabi po ng isang loyalista na kung saan si BBM ginawa niyang lahat mga kaabayan para po mapaunlad ang Pilipinas. Kasi tinanong niya, I guess tinanong siya kung kumusta po yung pamumuno ng BBM, kumusta po yung programa ng Pilipinas, at saka mayroon bang improvement yung mga programa ni BBM. Maganda po ang sagot ng mga loyalista kasi naintindihan ng mga kaabayan. Alam nyo, yung hindi po nakantindi dito sa mga ginagawa po ng ating Pangulo, yung mga anti-Marcos lang po mga bayan. Hindi nila yan maintindihan. Bakit? Kasi ayaw nila na intindihin po yon. Pero the numbers can speak for itself. Nakita ho natin yung performance ni PBM. Di ba 65% makabayan? So at least 65% nakita po ng mga tao, ang dami kaya, malaki pa kaya yung 65% makabayan. Hindi ho yan basta-basta abutin po ng isang pangulo. At saka at least nakita po ng mayroong Pilipino na mayroong magandang nagawa po ang ating pangulo makabayan. And I'm sure, and I'm very sure, nakita ko rin po na maganda lahat ng programa ni PBM para huyan sa Pilipinas mga kaabayan. So ang problema lang po natin dito kasi nga yung ibang tao ayaw kasi dito ng unity mga kaabayan, pilit nilang ano, hinihila pa ba ang ating Pangulo kasi ayaw nila na mag-success po yung Pangulo mga kaabayan kasi nga parang masakit sa kanilang tenga yung apelido na Marcos. Totoo naman talaga yan kasi nga meron silang iba dito na sinusuportahan at ang gusto nila na sinusuportahan mga kaabayan, yun po ang tao na gusto nila na mag-success.
success. Pero siyempre, wala sa politika at hindi na dapat makapasok po sa politika, makaabayan. At saka ang problema lang po dito, dito rin po sa ibang mga DDS, hinihila talaga nila yung CPB, makaabayan. Di ba, halos araw-araw nila na tinitira dito, binubumbar ito si PBM, pero na kahit na nakita nila na maganda po yung ginawa ng ating Pangulo, at saka halos nga walang tulog ho yan, makaabayan. Halos 24 hours na ho yan, nakita natin na nagtrabaho, di ba? Napansin ko nga, makaabayan, si PBM parang ano siya, parang pumayat sa konti. Napansin ko lang, yung napunta siya doon sa puntod po ng kanyang papa, medyo pumayat ng konti si PBM, makaabayan. So nakita natin dito na hindi po si PBM natutulog kasi iniisip niya ang kapakanan po ng bansang Pilipinas. Sana dito sa mga salot ng lipunan, makikita rin nila minsan, makaabayan, di ba? So hand salot dito sa mga lulista and hand salot dito sa mga Marcos supporters. And of course, hand salot rin po dito sa mga Duterte supporters, yung hindi mga rabid, mga kaabayan. Siniseparate ko na po yung DDS doon po sa mga walang kwenta ng mga DDS, at saka siniseparate ko po yung matitino po ng mga DDS, mga kaabayan, kasi nakikita naman natin yan at lantaran po nila talaga na hinihila baba si PBM ng mga DDS po ng mga salot ng lipunan. Okay, so siya nga pala, mga kaabayan, meron akong insert dito. Alam nyo ba, maraming nagulat dito, bakit Sir Ivan, pagkatapos po doon sa libingan ng mga ano, ng mga bayani doon po sa puntod po ni PVM, nagpadala lang po si PVM, makaabayan, ng mga flowers doon po sa ano, sa puntod po ng mga Aquino. Ayon doon sa balita ng CNN Philippines, basahan ko lang po. President Ferdinand Marcos Jr. sent flowers at the gravesite of late Presidents Benigno Ninoy Aquino III and Cory Aquino and former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. So tingnan mo, kaabayan, kung gaano kabay dito yung mga Marcos, di ba? Wala silang masamang tinapay dito. Hindi sila dito nag-gungkong ng mga galit. Kahit na ano po ang ginawa dito ng mga Aquino sa mga Marcos, hindi ho yan iniisip ng mga Marcos, makaabayan. Di ba? Ganun po kabait ang mga Marcos. Hindi sila ito nagkingkim po ng galit doon sa mga Aquino. Na kahit ito mga Aquino, nilugmok po dito sa problema, nilugmok dito sa mga utang ang Pilipinas, pero at least unti-unti na tayo nakarecover, mga kaabayan. Pero sana yung mga ibang Aquino dyan at saka yung mga Aquino supporters ay hindi na makapasok sa Pilipinas. Sa Pilipinas, makapasok po sa gobyerno at saka makakahawak sila ng posisyon dyan sa gobyerno natin. Magka-problema po yung pamumuno ni PBM. Totoo yan, makaabayan. So dapat Marcos at saka Duterte lang po tayo, makaabayan. Okay? So dito muna tayo po sa balita pang OFW, makaabayan. So before tayo pumunta dun sa mga ibang plano ni PBM, kasi alam nyo sa balita na to, nasaktan si Sir Ivan. Kasi nga, siyempre Sir Ivan, OFW po ako, tungkol ho dito sa mga balikbayan boxes na ipinadala po ng ating kababayang OFW para sa kanilang pamilya, hindi kasi nakaabot, makaabayan. At saka kapag ganyan, ramdam ho yan ni Sir Ivan. Bakit? Kasi nga yung mga pinipipray natin ng balikbayan boxes, mga kaabayan, pinaghirapan ho yan. Yes, totoo yan, mga kaabayan, kahit sa kukunting mga sweldo namin ng mga OFW, nilalagay namin dyan sa boxes para lang ipadala doon sa pamilya natin dyan sa Pilipinas. Pero dito ang nangyari, na loko sa mga kaabayan, na-scam sila na isang padalahan po ng mga balikbayan boxes. So, for more details, let's watch this. Mga kapuso, kasunod na ulat natin kagnay ng mga balikbayan box na kailan lang na-release, may natanggap po tayong parehong reklamo sa Facebook page ng 24 Oras. At ang sinisisi naman ng mga OFW sa Qatar sa natenga nilang padala, forwarder na pinapatakbo rin umano ng isang Pilipino. Nakatutok si June Veneracion. Ang bawat kahon, simbolo ng sakripisyo at pagmamahal ng mga kaanak na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kaya naman ganito kahalaga para sa mga OFW ang makarating sa kanilang pamilya pinaghirapang balikbayan box. Pero ang padala ni Kim Chel mula Qatar, mag-iisang taon na sa Nobyembre, ay hindi pa rin natatanggap ng kanyang pamilya sa Cebu. Sabi nga ng mama ko, huwag na lang hintayin. Sabi ko, pinaghirapan ko yun. Gano'y nang amo na problemahan na akong dire, nga doon kayo nag-abot. Katumbas ng 6,000 piso raw ang ginastos ni Kim Chel sa pagpapadala sa forwarder sa Qatar na Pinoy din daw ang may-ari. Pero wala naman pala itong local counterpart sa Pilipinas, kaya kung saan-saan daw napunta ang kanyang padala. Na-trace niya ito sa bodega ng isang local forwarder.
inaalikabok na. Expire na talaga yun, hindi na yun makain eh. Kasi nakatambak lang doon sa forwarder nila. Masaya kami nang nagpadala siya ng cargo. Pero hindi naman umabot sa amin. Ang tagal. Marami pang biktima umano ang inireklamong forwarder sa Qatar. Si Angie, nauna pang makauwi sa Pilipinas kesa tatlong balikbayan box na ipinadala niya noon pang Marso. Katumbas ng 11,000 pesos daw ang binayad niya sa forwarder para makarating sa Pilipinas. Ang pinag-ipunan mga gamit naabot sa 100,000 pesos ang halaga, gaya ng pangkuha ng blood pressure sa inang may problema sa puso at diabetic. Kahit hindi ko naman tanggap yung bagahe, at least makahinwala ko ng isa dito sa ng scam sa amin ng forwarder na. So, kasi ito lang pong gagawin sa amin. Ngayon po, pinagtatangguan na nila kami. Ang reklamo ni na Angie at Kim Chell ay ilan lamang sa mga hinaing na ipinabot sa Facebook page ng 24 oras. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Customs na wala sa listahan ng mga accredited forwarders ang pinagpadalhan ng mga nabiktimang OFW. Nangako naman ng Customs na alamin ito ang status ng mga balikbayan box at gagawan daw ng paraan na makuha ng mga dapat padalhan. Ang atin pong naging hakbang, ipapacheck din po natin dito sa ating dalawang puerto, sa Manila International Container Port at saka po sa Port of Manila, ang status po ng mga containers po natin. Ang napakasakit ito, makabayan, kasi ang pinadalhan po ng ating kababayang OFW, yung balikbayan boxes, isang Pilipino, Pilipino yung may-ari po ng forwarders, makabayan. Di ba ang Pilipino, in-scam niya ang kapwa niya Pilipino, napakasakit kanyan. At saka yung isipin nyo, di ba sinabi po ng babae na halos or umabot po ng 100,000 lahat ang value ng ipinadalhan niya na balikbayan boxes, makabayan. Yang 100,000 pesos po na nakahalaga, at saka kapag ang ating kababayan dito isang kasambahay, makabayan, matagal ho iyang mabuo ang 100,000 pesos dito. Totoo yan, mga ilapang buwan, ilang taon, baga taon nga siguro, nasa pagkoskos niya dito sa ibang bansa bago maabot niya yung 100,000, makabayan. Di ba? Napakasakit talaga. Tapos magkaganyan lang, in-scam lang ng kapwa Pilipino, sa sana mga OFW nandito po sa ibang bansa, magtulungan. Hindi dapat na-scamin mo yung kapwa po na Pilipino. Hindi maganda yung makabayan. Siguradong ako na kakarmahin yon. Babalik sa kanya ang kanyang ginagawa doon sa kababayan nating OFW. Diba? So siya nga pala, munti ko nang makalimutan, mga kababayan. Yung nanalo po sa ating question of answer every day. Yung araw-araw natin na question answer, mga kababayan, na may kasamang papremyo siyempre, munti ko nang makalimutan na i-announce kung sino ang nanalo. Okay? So ang nanalo po sa ating question of the day sa last vlog natin, diba ang question ko, mga kababayan, kung sino po ang pangalan na nag-aari po ng Facebook account na TPL3 yung kumontra kay Sas Rogando Sasot, mga kababayan. So ang tamang sagot po ay si Maureen Rose Mejia Villar. So nakita, mga kababayan, halos lahat po nakasagot ng tama, tsaka congratulations po. Pero siyempre mayroon kasing nauna. Ang nauna, mga kababayan, ito pong nangangalan na Mark 1988 DU5HU. Si Mark, mga kababayan. Again, congratulations po kay Sir Mark. At saka, thank you po sa mga nag-participate. Siyempre today, meron pa rin po tayong question for the day, mga kababayan. So, antabayanan ho natin, okay? Anyways, katuwaan na naman to. Gusto ko lang makita po dyan sa comment section kung talaga bang lahat nag-participate sa ating question for the day, okay? So, but before that, dito muna tayo po pupunta sa, siyempre sa ating segment na kung saan na dapat nating malaman yung mga batas, mga kababayan, para hindi tayo magiging tanga. Para malaman natin yung karapatan natin, malaman natin yung ginagawa natin ay illegal ba yan o legal. At least sa segment natin ito, marami itong malalaman. Okay? So for more details, let's watch this! Ay, magkano po ito? 3 piso. Eh, ano nga 3 po? Uy, Mars, alam ko may lahing mangkukulan yung si Edna. Oo nga, Mars, nahalata ko. Binubulungan niya mga paninda niya. Kaya nga maraming bumibili kasi may halong kulam. Attorney, pinagkakalat ng kapitbahay ko na may halong pangkukulam yung paninda ko. Legal ba kung diretso silang asampahan ng kaso sa paninira nila? Legal po ang inyong gagawing kasuhan sila ng diretsa ng slander o oral defamation. Ito po yung tinatawag na paninirang puri. Ayon po sa Article 358 ng Revised Penal Code, isang krimen ang pagkakalat ng chismis na nakakainsulto, nakakasira sa reputasyon o puri ng ibang tao.
ito ay may parusa na multa na hindi hihigit sa 20,000 pesos o pagkakulong mula 6 na buwan hanggang 6 na taon ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, nakabili ako ng bahay sa probinsya at nalipatan ko na. Cash ko pong binayaran ng kalahati. Kaso, may nararamdaman po akong kakaiba sa bahay at may nakapagsabi na haunted house yung nabili ko. Parang nagsisisi na ako. Legal ba kung babawiin ko na lang yung ibang binayad at hindi na ituloy ang pagbili sa bahay? Hindi po ito legal. Ayon sa Article 1191 ng Civil Code, ang anumang kasunduan na reciprocal o yung may obligasyon ng magkabilang panig tulad ng bentahan ng lupa ay hindi maaaring ipawalang bisa o kanselahin nang wala namang paglabag sa mga kondisyon ng magkabilang panig. Sa kasalukuyan ay wala pong batas na nagtatakda na ang bentahan ng lupa ay maaaring kanselahin at bawiin ang bayad dahil lamang sa ito ay haunted house o may mga masasamang espiritu. Attorney, may nagalok po sa akin na makakausap ko raw ang namatay kong asawa sa pamamagitan ng isang medium. Siningil po ako ng 2,000 pesos. Tapos nagsalita ang medium na siya raw ang kaluluwa ng namatay kong asawa. Pero nagtanong ako ng mga detalye na tanging asawa ko lang makakasagot. Napatunayan ko na hindi totoo at niluloko lang ako. Ayaw na ninaibalik ang binayad ko. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ang ginawa po sa inyo ng nagpanggap na medium at ang seance na peke ay isang krimen ng panloloko o swindling. Ayon sa Article 318 ng Revised Penal Code, ang mga manloloko ng kapwa gamit ang mga paraan ng pagpapanggap o yung other deceits, maaaring maparusahan ng multa sa halaga ng naloko at pagkabilanggo ng isang buwan hanggang 6 na buwan ayon sa hatol ng hukuman. Natawa ko dun sa una, makaabayan, yung tungkol po sa ginawan po ng storya, yung tungkol dito sa kulam-kulam. Talagang usong-uso yan sa amin eh. Hey, totoo lang makaabayan, yung marang may nakita tayo na unusual na mga ginagawa po ng isang tao or merong nag-boom po ng isang negosyo, makaabayan. Nung nga sa amin, doon po sa amin sa Leyte, alam ho natin yung Leyte, makaabayan. Medyo mahilig sa ganyan eh, pero sa mga kulam-kulam, napaka-uso talaga niyan. At maraming guilty ho dyan, makaabayan. Diba? Correct me if I'm wrong. Aminin, maraming guilty dyan. Gumagamit ka ganang word na kulam. So anyways, ito po yung lesson learned sa atin. Dapat hindi tayo mangloko ng tao kasi pwede tayong makasuhan, makaabayan. So forward naman tayo sa ating next topic. Pag-usapan natin at saka ipakita ko sa inyo, makaabayan, yung vlog po ni PBM na kung saan ipinakita niya yung kababalaghan na nangyari doon sa Malacanang. Marami talagang nangyari dyan, makaabayan. Diba sinabi na niya ni FPRD noon na ilang beses na niya nakita or maraming beses siya nakita po ng mga espiritu or yung mga hindi natin ma-explain po ng mga pangyayari, makaabayan. So dito, ipinakita rin po ni PBM ang kanyang experience dyan sa Malacanang. Alam niyo ba, takot na takot dito si Congressman Sandro Marcos, makaabayan. So for more details, let's watch this. Itinayo noong 1750s, hinihenerasyon na ng mga gobernador-general at Pangulo ng Pilipinas ang nanirahan sa Malacanang. Kabilang ang pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos noong umupo bilang pinuno ng bansa ang tatay niyang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayong undas, si Pangulong Bongbong nagkwento ng mga hindi raw maipaliwanag niyang karanasan sa kanilang pagtira doon noong bata pa siya. Itong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Baka matakot kasi. Pero since undas, Halloween naman, kikwentohan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito, lalo na nung kabataan ko. Isa raw sa mga kilalang nagparamdam ang tinatawag nilang Father Brown, Amerikanong dati umanong nagtatrabaho sa Malacanang na hanggang ngayon ay tila ayaw daw umalis doon. Nung una kaming dumating dito sa palasyo, yung mga security namin paggabi dito natutulog at naglalatag sila dyan ng kama at dyan sila natutulog. At balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Pati nga raw noong tumira siya sa isa sa mga guest room dahil ginagawa noon ang kwarto niya sa palasyo, may nakakatakot din siyang karanasan. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Magsisigaw ako dito at tumakbo ako. Sinabi ko, sinubo ko sa security, sabi ko, may multo. Nililinis.
Minsan daw, pakiramdam daw niyang may nagmamasid. Ilang beses nangyari sa akin, pag akyat ko na ganun, ramdam ko na may nakatingin sa akin dun sa likod. Minsan na rin daw nag-ghost hunting ang pangulo sa loob ng palasyo kasama ang ilan niyang kaibigan. Sabi ko, dun tayo dahil maraming kwento dun sa lugar na yan. So yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan ng mag-isa. Nako, yung sigaw namin. Pero hindi lang si Pangulong Marcos ang presidenteng may kwentong kababalaghan sa Malacanang. Nauna nang nagkwento si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kaya ginusto niyang mag-uwian noon sa Davao ay dahil sa umano'y mga mumo sa palasyo. Talagang may mumo dyan. Sabi ko, ilan nakita mo niya? Mga lima. Takot pala sa mumo si F. Perardi, mga kaabayan. Takot pala. Ngayon ko lang alam yan eh. So anyways, ang saya pala dyan sa Malacanang, mga kaabayan, no? Very adventure. Adventurous naman kasi sila si PABM. Pero at least hindi naman sila ng mga not like ours, mga kaabayan. So meron lang gusto lang ipahiwatig siguro. Kasi matagal na sila dyan eh. Kung totoo po ang kanilang sinasabi ah. Pero at least dito ipinakita nila na merong ganyan pong pangyari dyan sa Malacanang. Okay, so before tayo mag-jump po sa ating next topic, i-shout out natin ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At saka, thank you so much po sa ating mga silent viewers. I-shout out natin ang mga channel members, sila si Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami, Osis Queen, Fizz Calante, Russell Terowel, VMB Bar, Mel Grace Holmes, at saka i-shout out natin ang mga Pindot Likers, at saka mga Pindot Warriors. Hi to SP Dubduban and Boy Dubduban na nandyan sa Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Hi to Rira's Channel from South Korea. Nandyan rin po kasama natin si Aurora David, Marquez Hernandez, Maria Midaseplon, Nonoy Florin Hills, Bibot Condi Quezon. Nandyan rin po si Christina. Hi to Len Gonzalez, Amy Sarino, Rose Guevara, Teresita Tumalawan, Maiti Baisa, Leonardo Manansala, Alfred Rojas, Marian Shuko, Erika Mapagmahal, Emily Ponsaranti Maho. I-share po natin si Angelita Holsinger. Nandyan po si Maria Teresa Andrew, Mark Munoz, Kaluyal, Flaco Ryan Kiliza, Elsie Adaman, Leo Diaz, Rebelina Rulian, Rustico Orcula, and hi to Ninita Floro. Magkabayan, dito ipakita ko sa inyo yung balita na kung saan yung Pilipinas ay pumasok ngayon sa top 10, mga kaabayan. So babasahan ko lang po yung balita. Sabi ito, Pilipinas napabilang sa listahan ng top remote work hubs sa buong mundo. Ano bang ibig sabihin yan, Sir Ivan, yung remote work hubs sa buong mundo? Remote work hubs, mga kaabayan, which means yung ibang mga professionals na ibang lahi na nandito po sa ibang country, makapagtrabaho sila remotely sa Pilipinas. So which means wala sila dun sa Pilipinas or pwede silang pumunta dun sa Pilipinas, pero nagkatrabaho sila, mga kaabayan, remotely. So yun pong ibig sabihin yan. So ang basahin ko lang po yung konteksto para alam natin yung buong balita. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang fastest growing remote work hubs sa buong mundo. Ito ang inanunsyo ng Presidential Communications or PCO kung saan pangpito makabayan, papito ang Pilipinas sa Nomadlist, isang international remote work platform. So ito pong Nomadlist na kung saan nagpalabas po ng report na yung makaabayan, hindi po ito basta-basta na maimpluensyahan po ng Pilipinas. Kasi ito po international. So at least ang gumawa dito ng report, makaabayan, international, para hindi natin masabi na dinaya po yung report na yan. Nomadlist, kilalang-kilala yung makaabayan. So ipagpatuloy natin, kung pagbabasihan ang 5 taon paglago ng Pilipinas, simula noong 2018 hanggang 2022, na itala ng plus 78% na paglago, habang ngayong 2023 ay naitala ang 60%+ na paglago batay sa datos sa loob ng 10 buwan. Sa Nomadlist, makikita ang mga pinakamahusay at pinakamagandang lugar sa mundo para manirahan, magtrabaho at bumiyahi bilang remote worker. So ito po yung lista, mga kaabayan. Kabilang sa mga bansang nasa top 10 ay ang mga sumusunod. Number 1 po ang Tokyo, Japan.
Pangalawa, ang Danang, Vietnam. Number 3, pangatlo, ang Seoul, South Korea. Number 4, Kuala Lumpur. Pinang, Malaysia. Montevideo, Uruguay. At saka pang 7, ang Manila, Pilipinas, mga kabayan. So, congratulations po sa Pilipinas. Napasok tayo sa top 10 dito po sa sa kabilang po sa remote work hubs sa buong mundo, mga kabayan. So, at least nagbunga ho dito yung ginagawa ni PBM. Diba? Pero bakit hindi yan nakikita po ng mga anti-Marcos, mga kabayan? Sana ipromote nila yung mga magandang trabaho sa Pilipinas, yung ating mga tourist spots sa Pilipinas, at saka hikayatin natin po yung mga ibang tao sa ibang bansa na mag-invest sa Pilipinas, kasi para sa atin ho yung mga kabayan. So sa datos po ng Nomad List, napasok tayo bilang number 7. So that is a good news, mga kabayan. Okay, so punta naman tayo sa ibang good news na kung saan ito po'y post kahapon, mga kabayan, dun sa Unity, na kung saan sabi ni BBM, gawang Pinoy na building materials sisimulan ng gamitin ng PBBM admin. That is good news talaga kapag matuloy yung mga kabayan. Bakit? Alam nyo, napansin nyo ba sa Pilipinas ay hindi po lahat ng mga materials na kapag mag-construct tayo ng mga building o mga bahay natin, hindi nyo ba alam na mga kabayan na import ho yan? Galing po yan sa ibang bansa. Kasi yung Pilipinas, sa totoo lang, ang hilig talaga natin sa mga import po ng mga products, mga kabayan. Totoo talaga yan. Pero dito sa Saudi, ay ko lang pag-usapin yung ibang country kasi nga wala kong alam doon, mga kabayan. Pero dito sa Saudi, siyempre 8 years na si Sir Ivan, mag 9 years na tayo. So marami kong nakausap dito ng mga Arabo, mga may branggo din sa ibang mga negosyo, mga kabayan. At saka dito rin po sa mga Pinoy na nagtrabaho po bilang construction worker, tinatanong ko sila kung ano bang ginagamit na materials kapag mag-construct sila ng mga building or mga bahay, mga kabayan. Sabi nila, mismo talaga na gawa po ng mga Arabo or dito mismo produkto po ng Riyadh or Saudi Arabia or ng Middle East ang kanilang produkto na ginamit po pang construct, mga kabayan. So kapag matuloy ho yung yung plano ni BBM na yung mga kapag meron itong gagawin sila ng mga building or mag-create sila ng building or magtayo po ng building, dapat ang gagamitin po ng mga materials dung gawang Pinoy. Kasi dyan po uunlad ang Pilipinas, mga kabayan. Malaking tulong po sa ekonomiya po ng Pilipinas kapag ang ginagamit natin ng materials paggawa natin sa ating mga bahay, sa mga building, at sa mga ibang mga infrastructure, mga kabayan, lalago at lalago po ang Pilipinas. Totoo yan. Kasi nangyari ho yan sa ibang bansa, at sa dito rin po sa dito sa Saudi Arabia, mga kabayan. So sana ganoon rin po tayong mga Pinoy. Maganda ang plano ni BBM. Sana matuloy yung mga kabayan para lalago pa ang Pilipinas. Diba? Okay, so jam naman tayo. Dito tayo sa plano po ng mga DDS na kung saan gusto nila dito na makipag-unite na naman, mga kabayan. Unity. Pero ang totoo lang, sino ba ang sumira dito sa unity ng world, mga kabayan? Di ba sila po dito mismo? Pero bakit sila ngayon ang nanawagan? Napansin ko lang. Napansin lang, mga kabayan. Kasi nga, di ba, unti-unti pong bumaba yung performance dito ni VP Desara. At saka marami rin po itong umayaw na kay VP Desara. At saka nakita ko nga po si Sas Rogado Sasot. Di ba, umayaw na rin dito kay VP Sara, mga kabayan. So ito pong si Harry Roque, nanawagan ngayon sa kababayan natin, saka sa mga unity team na magkaisa na po lahat, mga kabayan. Hindi na daw dapat daw pupukulin itong si VP Sara kasi maapektuhan daw si PBM. Okay, so for more details, let's watch this. Pag pinukul nyo si Inday Sara, pinupukul din nyo ang kanyang ulo na si PBBM. Parang hindi nila nare-realize yun eh. Na package deal itong unity team eh. Kaya nga unity mang inelek eh. Kaya kapag ikaw ay pinukul mo yung isa, apektado rin yung isa. Pero syempre, dahil mahirap ang buhay at inamin naman talaga yan ni PBBM, kaya rin bumagsak ang resulta, ang trust at approval rating ni PBBM. At siyempre, kasama rin niya yung kanyang kapartner. Kaya nga po ako, nananawagan ako. Matagal pa pong eleksyon. Huwag po natin sirain yung pagkakaisa dahil yun yung ating mensahe ng eleksyon. Hello! Ako po umakit sa kaparehong pintablado from north to south ng Philippines. Anong sinabi natin? Ang sinabi natin, kinakailangan magkaisa para malutas ang lahat ng problema. Bakit niyo po sinisira pagkakaisa dahil sa inyong ambisyon lamang? Wag naman po. Bumaba po ang survey score ni Vice President Sara Duterte at ang overall ratings naman ni Pangulong Bongbong Marcos base sa survey ng Okta Research. Ano bang nakikita mo sa Dynamics Attorney ng latest survey ng Okta?
Well, lahat naman po, ang presidente at ang vice-presidente ay bumaba. Bagamat mas malaking binaba ni BP Sara. Bakit? Eh kasi kasapi siya na administrasyon. Siyempre, yung pagbaba ng trust at approval rating ng presidente, dala-dala rin ni Inday Sara. At siyempre, hindi naman natin makakaila na yung mga pagbato laban kay Inday Sara na mga hindi makaantay na eleksyon ay naka-apekto rin. Pero naniniwala naman ako na ang pagkakamali ng mga bumabato kay Inday Sara, napakatagal pa ng eleksyon. Kahit anong mangyari, makakabawit pa si Inday Sara dahil meron pa siyang mahigit kumulang 4 at kalahating taon para makabawi. No? Pero, ganun pa man ha, bagamat bumaba nga ang lahat, hindi lang naman po si Inday Sara, no? Pati po si Presidente PBBM, si Vice President Inday Sara pa rin ang may pinakamataas na approval at trust rating sa lahat ng mga namumuno sa ating bayan. So, dun sa mga pinupukol ang BP Sara, well, bahagi lang po kayo nagtagumpay, pero bagsak din si PBBM. Ang hindi kasi naintindihan ng mga pumupukol kay Inday Sara, unang-una, talaga naman pong nagbigay si Inday Sara nung huling eleksyon at talagang pinili na lang niya na suportahan si PBBM bilang isang presidente. Pangalawa, dahil mas mataas ang boto ni Inday Sara kaysa kay PBBM, ano ibig sabihin nun? Dinala rin ni BP Sara si PBBM sa pagkapanalo. Kaya pag pinukol niyo si Inday Sara, pinupukol din niyo ang kanyang ulo na si PBBM. Parang hindi nila nare-realize yun eh. Na package deal itong Uniteam eh. Kaya nga Uniteam ang inilek eh. Kaya kapag ikaw ay pinukol mo yung isa, apektado rin yung isa. Pero syempre, dahil mahirap ang buhay at inami naman talaga yan ni PBBM, kaya rin bumagsak ang resulta, ang trust at approval rating ni PBBM. At syempre, kasama rin niya yung kanyang kapartner. Kaya nga po ako, nananawagan ako. Matagal pa pong eleksyon. Huwag po natin sirain yung pagkakaisa dahil yun yung ating mensahe ng eleksyon. Hello! Ako po umakit sa kaparehong entablado from north to south ng Philippines. Anong sinabi natin? Ang sinabi natin, kinakailangan magkaisa para malutas ang lahat ng problema. Bakit niyo po sinisira pagkakaisa dahil sa inyong ambisyon lamang? Huwag naman po. Itong gera po ng Israel, ha? Nung huli po nagkagera dyan sa Israel, yung six-day war na tinatawag, nagkaroon po tayo ng rationing ng gasolina. Naalala ko pa po yun, batang-bata ako. Ganyan po ang po pwedeng mangyari muli. Kaya importante yung pagkakaisa, hindi na po pagwatak-watak. At kung yan po ay estratehiya para malihis ang issue na nagtataasan ng presyo, huwag naman po, dahil mas magkakaroon tayo ng solusyon kung nagkakasama-sama yung dalawang ulo. Ngayon lang po tayo sa matagal na panahon na nagkaroon ng parehong ulo. Ang huling pagkakataon po ay yung panahon ni GMA at ni Noli Boy de Castro. O, 12 anyos po ang lumipas na bago tayo nagkaroon ng nagkakaisang ulo. Pagsamantalahan na po natin yan para tayo magkaisa. Isang tabi muna ang ambisyon. O kung hindi po ambisyon, isang tabi muna yung tampo na dahilan para pukulin ang ating Vice President Duterte. Wala pong mabuting idudulot ang pagwatak-watak sa panahon na ang daming pagsubok. Kung tunay kayo nagmamahal sa bahayan, gagawa pa kayo ng hakbang para lalong mapalakas ang samahan. At ang aking panawagan, PBBM, naniniwala po ako na talagang sinsero kayo na nanawagan kayo sa pagkakaisa. Bakit naman sa buong sambayanan ang hiniling ninyo pagkakaisa? Bakit hindi nyo masabihin ngayon ang sarili nyong kaanak na importante yung pagkakaisa? Ayoko pong maniwala na panghampanya lang sinabi nyo nang nagtawag kayo para sa pagkakaisa. Ngayon po, sabihan nyo lang siya na kinakailangan ng pagkakaisa dahil napakadami pong pagsubok na dinadaanan ng bansa. Nananawagan po ako. Ako po ay humbly beseeching you. Nakakabingi po ang inyong katahimikan. At habang kayo po ay tahimik, nagkakawatak-watak po tayo. Sana po bigyan ng remedyo sa lalong mabilis na panahon. Attorney, bilang isang malapit na kaibigan ni VP Sara Duterte, paano ba na tinatanggap itong lahat ng mga issues ng Vice Presidente? Well, alam mo, paninindigan naman ni VP Sara, hindi naman siya tatakbo ng midterm election. At hindi pa nga siya sigurado kung tatakbo siya ng presidente. Dahil parang gusto na lang niya manahimik, no? E tingnan nyo naman ang mga pangyayari, no? Nagbigay na nga. Nangampanya na nga. Tapos ito pang mangyayari. At ang pumupukol pa sa kanya, yung akalain niyang napakalapit niyang kaibigan na talagang nagpakilala sa kanya mula norte hanggang south bilang kandidato, bilang vice president. Siyempre masakit yun.
Di niya tinatago yun. Masakit. At siyempre, kaya naman siya nagbigay na dahil nga doon sa panawagan ng pagkakaisa ngayon, eh yung mga malapit pang akala niyang mga kaalyado ang nagsisimula ng pagkawatak-watak. Malungkot po. Malungkot talaga yan. So ngayon mga kabayan, nararamdaman po ni Atty. Harry Roque na mismo mga kaalyado nila o yung mga supporters po ng mga DDS o yung supporter po ni Bibin De Sara, yung mga DDS mga kabayan, mismo sila, marami kong narinig ngayon at saka marami kong nabasa na unti-unti na nilang parang hinihiwalayan po si Bibin De Sara mga kabayan. Totoo yan, marami kong nabasa yan, kahit yung mga ibang mga DDS po ng mga vlogger, medyo kumakapit sila ngayon saan? Kay Rafi Tulfo mga kabayan. Correct me if I'm wrong. Totoo ho yan. Kahit nga si Sas, di ba, si Sas nag-declare sa dito na inayawan niya si Bibin De Sara. Kasi nga si Bibin De Sara, hindi nakikinig sa kanila. Kung sa sinasabi dito ni Harry Roque na pagsabihan po yung mga tao na dapat magkayunat na dito, alam niyo ba mga kabayan, yan po ang gusto ng gusto ng mga Marcos at yan po ang gusto ni PBM. Dapat magkayunat ho lahat. So ang dapat magsabihan dito ni Harry Roque, yung mga DDS vlogger. Kasi sila po dito ang mismong gustong paghiwalayin yung presidente asa yung vice presidente dahil sa kailang pansariling interest mga kabayan. So dapat lang spokesari sila ang pagsabihan nyo. Kasi ang ibang mga DDS na mga rabid, meron silang pansariling interest. Nagmamadali kasi sila. Kasi ang plano nila spokesari na mga DDS po na mga rabid, gusto nila matanggal po sa pwesto si PBM. Gusto nilang ipa-impeach dito kung silang matatanggal kasi gusto nila na maging presidente na kaagad itong si BP Inday Sara. Pero ayaw na ayaw ho niyan ni BP Inday Sara makaabayan. Kaya hindi sinuportahan po ni BP Sara yung mga vlogger po ng mga walang kwenta na mga DDS, hindi sila pinakinggan dito. Kasi si BP Sara naniniwala po ito sa kakayahan po ni PBM. Pero yung mga DDS, mga vlogger na mga walang kwenta, mga basahan, sabi pa nila, alam niyo makaabayan sa vlog po ni Sas Orgando Sasot kagabi, sinabihan pa niya kami na mga basahan daw kami mga vlogger, kami mga BBM vlogger, mga basahan daw kami. Pero sila ito yung basahan kasi meron silang pansariling interest mga kabayan. Sila yung bayaran ng mga vlogger. Totoo naman talaga yan. Sinabi naman yan ni Sas mga kabayan na binayaran siya ng taga China para po sa kanyang pag-aaral doon sa China. At aside from that, ngayon nakikita ko na napansin niyo ba si Banat Bay mga kabayan, pati rin po yung kanyang mga kasama ng mga banateros. Diba dalawa ang sinuportahan ngayon? Pansinin nyo lang po, sinuportahan nila dito si Bibin De Sara at saka si Rafi Tulfo. Kasi in case kapag hindi po tatakbo bilang Pangulo si Bibin De Sara, naka-attach na sila dito kay Rafi Tulfo mga kabayan. Naramdaman ba natin yan? So alam na alam ko na po ang kanilang plano dito. So alam nyo, dapat kung gusto niyang mag-unite, pagsabihan niyo po si BP Sara na sana umiwas ho dito kay Little Girl. Kasi si Little Girl po yung unang-una talaga ito ang nagpabulabog sa lahat makabayan, yung nagpabungkag dito sa Unity. Totoo naman talaga si dahil nga dito kay Little Girl, kasi si Little Girl makaabayan may pansariling interest ho iyan, ganid ho iyan sa posisyon po sa gobyerno natin kasi gusto nila maghari-harian itong si Little Girl. Lit-lit lang niya makaabayan pero delikado po si Little Girl. So dapat pagsabihan niyo si Bibin De Sara na umiwas na dito kay Little Girl. 'Di ba? Kasi si Little Girl nagbibigay ho iyan ng sakit ng ulo kay Bibin De Sara. Kaya nga nasisira si Bibin De Sara dahil po kay Little Girl mga kaabayan, di ba? Ano ba ang ginawa dito ni Little Girl doon kay SMR? Meron silang demolition job or plot na plano na para pabagsakin po o tatanggalin sa pwesto itong si Romualdez. Pero at least nalaman kagad yung mga kaabayan kasi nga sinabihan po ng mga congressman na talagang loyal dito kay SMR ang plano dito ni Little Girl. So doon nag-umpisa yung problema ng Unity mga kaabayan. So spokesari, wag mong pagsabihan po yung mga lista, huwag mong pagsabihan po yung mga Marcos supporter na ang dahilan po sa pagkaproblema ng Unity ay yung mga maka-Marcos. Hindi po dahil ho yan sa mga maka-DDS. At klarong-klaro ho yan. Di ba makabayan? So dito mayroon pong report na inilabas or balita tungkol po kay BP Sara makabayan. Kasi nga meron siyang
ipinahiwatig dito tungkol po sa Unity. Ito po ay post po ng Manila Bulletin na kung saan sabi dito, our Inquirer, sabi po ng balita makabayan, on All Saints Day, Vice President Sara Duterte prodded Filipinos to pray for healing as a nation. Agree ko dyan, totoo naman talaga makabayan, kasi kapag hindi ito magkaisa, magkaproblema po yung Pilipinas. Dagdag pa dito, and protection against forces that may threaten our unity. So ramdam na po ni Bibi Sara, sino ang may problema ito makabayan. Dito, klarong-klaro po, walang problema sa mga makamarcos, walang problema ito sa mga lulista, kasi ang lulista makabayan, handa-handa ho yan makipag-unity or makipag-unite. Kasi kapag meron tayong unity po lahat ng Pilipino, uunlad talaga ang Pilipinas mga kabayan. Totoo yan. Kaya ang ating mga leader, si PBM at saka si Pipin Sara, nanawagan ngayon ng unity, pati nga yung DDS, nanawagan na rin po ng unity mga kabayan, para magkaisa tayong lahat, para gaganda po ang Pilipinas. Pero ang problema, nandito po sa DDS at wala po sa mga BBM supporters. Okay, so i-chat na po natin si Teresa de la Cruz, Maria Cristina Fernandez, Ashen, nandiyan po si Evelyn Garcia, hi to Nasser Abdulgani, biyahin ni AJTV from South Korea. I-share po natin si Ma'am Camela Rabor Dunggo at Rosalia Rabor, and hi to Rodolfo Ranada Rabor. I-share po natin si Ma'am Ryan from Virginia, USA. Hi to Ma'am Carclia, si City Beer, Redler, Trexy, Carmen, Lily, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentec, Ma'am Self, Ma'am Ichacha, Ma'am Ilu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackford's family. And hi to Ma'am Jillian Kiason and Mary Jane Tan. Okay mga kabayan, so dito na tayo sa ating portion, our question for the day. So meridi ang lahat, meridi ang lahat. So ating question mga kabayan ngayong araw, sino ang not like ours na palaging bumisita doon sa Malacanang at ginigising po yung mga PSG ni PBM? Ulitin natin, sino po yung not like ours na bumisita po sa Malacanang at palagi pa rin hanggang ngayon nandyan sa Malacanang na laging ginigising ang PSG? So please comment down below. At saka paunahan na po tayo mga kabayan. Again, thank you so much po sa lahat ng mga nag-participate sa ating questions for the day. Thank you so much. So yan po ating mga nakat ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before po natin tapusin at programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Father God, we thank you for this day and for the gift of life and the blessings you bestowed upon us. Guide us through this day, grant us wisdom and strength to face the challenges that may come our way. Lord, we also lift up our hopes and dreams for this day. May it be a day of accomplishment, growth, and positive change. In your name, I pray. Amen. So maraming maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang masa.